Mga kapatid, gusto ko pong maging malinaw ito sa bawat isa po sa inyo. Kasi ho, ayokong dumating yung punto na tayo po ay madi-disappoint, na tayo po ay madi-discourage, sapagkat meron po tayong mga expectation na hindi po namimit minsan. Ano po ang ibig kong sabihin? Hindi po natin pwedeng pilitin ang sino mang tao sa isang bagay na hindi po niya napagpasyangan o hindi po nila gusto. Ang tungkulin lang po natin ay gabayan po sila na sa buhay na ito ay meron po tayong didesisyonan at meron po tayong dalawa lang na pagpipilian. Mayroong kanan, mayroong kaliwa. Mayroong pangit, mayroong maganda. Mayroong matuwid, mayroong baluktot. May mabuti at may masama. Mamimili ka lang sa kanila. It's your choice. Sa garden po ng Eden, nung pong sabihin ng Panginoon kay Eva at kay Adan na makakain ninyo ang lahat ng bunga ng puno maliban po sa isang bunga, binigyan po sila ng Diyos ng choice. It's all up to them. At ngayon pong umaga, sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, today, I am giving you a choice. You can choose life and success or death and disaster. Right now, I call the sky and the earth to be witnesses that I am offering you this choice. Will you choose for the Lord to make you prosperous and give you a long life? Or will He put you under a curse and kill you? Choose life. Ang title po ng message po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko pong It's Your Choice. Sabihin niyo po sa katabi po ninyo, It's Your Choice. Tandaan lang po natin ito, mga kapatid. Every choice we make, He has an end result. Every choice we make has an end result. Kaya dapat maingat po tayo. Dahil kapag nagkamali po tayo ng pagpapasya o pagpili, aanihin po natin yung bunga o yung resulta po nito. So una po nating pagpipilian, one, sino tayo sa dalawa? Yung nangungutya o yung nananampalataya? Sino tayo sa dalawa? Tingnan po natin sa Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang tulad niya? Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Bakit po sa palagay po ninyo napakadali para kay Kristo na sabihin doon po sa isang kriminal na nagsabi po sa kanya na isama mo ako sa paghahari mo? Ang sagot agad ng Panginoong Jesus, ngayon din, isasama kita. Ano po kaya sa palagay niyo ang binasihan ng Panginoon para paniwalaan niya yung sinabi ng isang kriminal? Alam niyo po ba kung ano? Dahil
alam din po ng Panginoon na hindi madali doon po sa kriminal na manampalataya sa kanya kung pareho po sila ng kalagayan. Tanungin ko po kayo, paano ka maililigtas sa iyong kamatayan, sa iyong pagkakapako, kung iyong hinihigan mo ng tulong na iligtas ka ay nakapako rin na tulad mo? At naghihintay na lang din ng kamatayan. Hindi po madali na i-establish yung faith sa isang tulad mo na nasa isang kalagayan. Ang hiningan po niya rito na iligtas siya with the same situation that he has, nakapako po rin. Tama po ba? Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga, sabi po nung isa, sabi niya, yung pong nangungutya, eh kung ikaw ang Kristo, ang Mesiyas, iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Yun po kasi ang pananaw nung isa. Sige nga, paano mo kami ililigtas kung ikaw mismo ay nakapako din? So ano po sa palagay nyo? Again, ang naging basihan ng kriminal na ito para manampalataya kay Jesus. Tingnan nyo po kung ano sinagot niya. Doon po sa kasama niyang nangungutya. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang tulad niya. Verse 41, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Sinabi po ba niya na si Jesus ay Diyos? Dito, sinabi po ba niya? Hindi. Amen? Ang sinabi niya rito, ngunit ang taong ito. So malinaw din po sa kanya na si Jesus ay isang tao. Amen. Ano po ang nag-udyok sa kanya para nga manampalataya kay Jesus? Yung pong pagkakaunawa niya na si Jesus ay walang kasalanan, walang ginawang masama, pero bakit po siya pinaparusahan? Ano ang dahilan ng pagpaparusa kay Jesus para gawin nila ito? Ito po yung naglalaro sa kanyang isipan. Kaya sinabi po niya sa kasama niya, tayo karapat dapat lang na parusahan, pero ang taong ito, wala siyang kasalanan, wala siyang nagawang masama, at walang dahilan para makasama natin dito with the same punishment na tulad ng sa atin. Sabi niya, at pagkatapos nung sabihin niyang ganito, isama po ninyo ako. Kapag nagahari na po kayo, saan ang galing yung word na nagahari na kayo? Hindi pa ho inilalagay actually yung pong name na Inri, which is ang tawag po ay King of the Jew. Pero lumabas po dun sa bibig po nung kriminal na isama po ninyo ako kapag nagahari na kayo. Sa kanyang puso, alam niya na ito pong katabi nila na nakapako ay isang hari. Amen po ba, mga kapatid? So ulitin ko po yung tanong, sino po tayo sa dalawa? Yung pong nangungutya o yung nananampalataya? Yung kumikilala o yung nagtatatwa like Peter? We have a choice. Kaya ang sabi po sa Matthew, tingnan po ninyo, 32, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga taong ito ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Hindi po natin blatantly or intentionally na nagagawa po itong bagay na ito. Pero minsan,
Yung hindi po natin masabi sa kanila kung sino po tayo bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. At hindi po natin masabi sa kanila kung anong pwedeng kahinat na nila kapag hindi po siya nakakilala sa Diyos. It is a denial. Bakit hindi po natin masabi? Sapagkat minsan nahihiya po tayo sa sarili natin sa maaaring sabihin nila. At yun minsan ang pumipigil po sa atin para ma-share po natin sa mga tao na wala pang pagkakilala sa atin pong Panginoon. Hindi po natin minsan alam yun. Pero yun po ay isang pagtatuwa. Sapagkat hindi mo sinasabi sa kanila kung anong totoo at kung sino ka bilang anak ng Diyos. So tayo po ang mamimili, kapatid. Tayo po ang magpapasya. Pangalawa, saan ka sa dalawa? Yung makakapasok o yung hindi? Matthew 7:13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang makakasumpong niyon. Meron po ritong command o utos, mga kapatid. Ang sabi po, pumasok kayo. Pero may dalawang binanggit na pintuan. Isang makipot at isang maluwang. At sinabi rin po dito kung saan po tayo dapat na pumasok. Amen. Saan daw po tayo dapat pumasok? Doon sa makipot at hindi sa maluwang. So meron po ba tayong choice? Meron po ba tayong pagpipilian? Yes. Pero tatanungin ko po kayo ngayon, saan po gusto ng tao na sila'y pumasok? Sa makipot o sa maluwang? Saan? Why? Why? Mga kapatid, bakit mas pinili nila yung maluwang? Dahil gusto po ng mga tao maging madali sa kanila ang lahat ng bagay. Yung pong no pressure baga, walang masyadong hinihingi, walang masyadong dinidemand. Pero ang hindi po nila nakita ay yung pong nasa dulo nito. Tingnan po ninyo. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo saan? Patungo sa kapahamakan. Kaya tama po yung sinabi sa Proverbs 14:12, there's a way seems right to a man, but at the end is destruction. At dito po sa Lucas, meron pong nagtanong. Tinan niyo po tanong niya. Ginoo, kakaunti po bang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi. Marami ang magpipilit na pumasok. Bakit hindi po nakapasok? Sapagkat nung magpasya po sila na pumasok, nakasara na ang kapag ang pinto isinara na ng puno ng sabayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. Kumain po kami at uminom na kasama namin kayo at nagturo pa kayo sa amin sa mga lansangan.
sasabihin ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita niyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtatabuhan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuli na nauna at may naunang mahuhuli. Very clear ang salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin po ng gabay. Kaya nga, tayo ang pinagpapasya ng Diyos. It is your choice. Ikaw ito, this is your life. At sasabihin ko sa iyo kung ano yung tama, yung nararapat, pero ikaw pa rin ang magpapasya doon sa bagay na gusto mong gawin. So may mga nauna, nung umpisa nakita mo, talagang unstoppable sila. Hindi mo sila kayang pigilin sapagkat nandun yung joy, nandun yung love, na parang first time lang nilang naranasan ang ating Panginoon. At talagang kahit ano gawin mo sa kanila, ilalaban po nila ang ating Panginoon. Pero on the process, listen church, ang ibig sabihin daw po ng Christianity, hindi po ito pabilisan ng pagtakbo. Tatandaan po ninyo. At pagkatapos po ng pagtakbo nyo, along the way sa gitna, napagod kayo at bigla kayong hihinto. When we talk about Christianity, it is endurance. Kaya ang sabi ng Panginoon, he who endured to the end will be saved. Eh marami po kasi sa umpisa. Talagang makikita mo yung zealousness nila. Talagang hahangaan mo. May encourage ka. Pero habang tumatagal, ano nangyari? Bakit po bigla na lang pong kuminto? That's their choice. Kaya sabi po sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Saan tayo sa dalawa? Sa makakapasok o sa hindi? Sayang mga kapatid. Can you imagine yung sinakripisyo mo? Yung lahat ng iginibap mo sapagkat nagdesisyon ka na gawin? Yung pagsunod mo sa pagkakatawag ng Panginoon sa iyo? And whatever reason, bigla na lang nagsabi ka, parang ayaw mo nang magpatuloy pa. So tingnan po ninyo mga kapatid, somehow you have to consider that. Kasi hindi naman po ikaw makapagsimula nung bagay na ginawa mo kung hindi po talaga nagkaroon ka ng encounter sa ating Panginoon. Somehow, tinawag ka ng Diyos. Dahil kung hindi ka tinawag ng Diyos at hindi ka tumugon, wala ka rito. At kaya ka narito bilang pagtugon mo sa pagtawag sa iyo ng Diyos, pero huwag mong hayaan na masayang yung bagay na sinimulan mo. Ito po yung pangatlo.
ka sa dalawa. Yung makakasama, o yung maiiwan. Sa panahong yun, may dalawang lalaking gumagawa sa bukit, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Malinaw po ba na may makakasama, may maiiwan? So ipinaalam po sa atin ngayon ng talatang ito na ganito po ang mangyayari sa huling araw. Saan po natin gustong pumosisyon? Doon sa makakasama o doon sa maiiwanan? Tingnan po ninyo, mga kapatid, kung sensitive po kayo at pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Doon sa una kong binanggit, may dalawang nakapako, isang kinuha, isang naiwan. Tama po ba? Sa Matthew 25, yung pong 10 virgin, lima po yung kinuha, lima yung isinama, lima yung... At ito po ngayon, yung pinag-uusapan po natin, dalawang lalaking nasa bukit na gumagawa, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Yung babae, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Ngayon po sa atin, alin tayo sa dalawa? Yung makakasama o yung maiiwan? It's your choice. Di ho ba? Kasi ngayon pa lang, mga kapatid, yung mangyayari po sa langit ay anino ng nangyayari po sa atin dito sa lupa. Kasi po kung ano po yung ninanasa po ninyo rito sa lupa, doon lang po mangyayari po yung kaganapan saan. Paano ho tayo pwedeng mapunta sa langit kung dito pa lang sa lupa ay ramdam na ng Diyos na wala ka namang kasabikan na makasama siya? Tara, punta tayo sa gawain. Naku, saka na, meron akong gagawin eh. Saka na, meron akong pupuntahan eh. As if na parang yung gagawin po niya ay mas importante doon po sa date niya na naghihintay ang Diyos sa kanya. O sa bagay, mismong ang Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi ho natin pwedeng pilitin ang sinuman sa isang bagay na hindi po niya gustong gawin. Maging ang Panginoon, kahit po siya makapangyarihang Diyos, hindi po niya ginamit ang kapangyarihan niya kung ang gusto lang ng Panginoon, ang mga tao ay lumapit sa Kanya, ang mga tao ay sumamba sa Kanya, lahat po ng tao, pwede po niya yung gawin. Nagamitin niya ang buo niyang kapangyarihan para humangyari yon. Pero hindi po iyon ang gusto ng Diyos. Sapagkat kung tayo po'y sumusunod lang sa Panginoon, dahil ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, lalabas po mga kapatid na para lang tayong ano, sunod-sunuran at hindi na po natin nagamit yung sarili po nating kapasyahan. Iba ho kasi ang pakiramdam ng Panginoon na ginagawa mo isang bagay dahil gusto mo at hindi dahil napipilitan. Magkaiba po yun. At doon pwede na tayong sagutin ng Panginoon na totoo yung bagay na ginagawa mo sapagkat wala namang pumilit sa iyo na gawin mo ito. Kaya nga sabi ko, it's your choice. Amen ba mga kapatid? So gusto po nating makasama? Magbantay po kayo. At maghanda po tayo sapagkat hindi po natin alam kung kailan darating ang araw na ito. Be vigilant. Kasi ang alam ko mga kapatid, yung gustong sumama, magbigay ka ng halimbawa.
mag-set ka na may lakad kayo. Sabihin mo sa mga gusto mong makasama, pupunta tayo ng Boracay. Huwag kayong mag-alala, sagot kong lahat. Pero gusto ko, alas dos pa lang ng madaling araw, narito na kayo. Aalis kasi tayo ng mga 3 o'clock. Sa tingin nyo, kapatid, anong oras sila darating? Alauna? Alas tres ang lakad ng madaling araw, anong oras sila darating? O alas 7 pa lang ng gabi, narito na. At dito na natulog sapagkat ayaw niya siyang maiwanan. Tama, hindi? At tingnan niyo yung gustong sumama. Lahat ng kailangan niyang dalin na ihanda na niya. Preparadong preparado siya sapagkat gusto niyang sumama. Pero yung ayaw sumama, ganun lang din po yun pagdating po sa atin pong Panginoon. Alam din ng Diyos kung sino po yung sabik na siya'y makasama. At yung pong gustong makasama ang Diyos, ngayon pa lang, pinaghahanda na nila. Amen? Pang-apat, and this is the last. Alin ka sa dalawa? Yung magpapatuloy o yung tatalikod? Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nakita po ninyo kung sino yung mga tumalikod sa kanya? Mga alagad. Sa tingin po ninyo, mababaw ang mga alagad na ito? Hindi po siguro. Bakit? Hindi po sila pwedeng gawin ng Diyos na alagad kung hindi po sila malalim sa pagkaunawa kung sino po ang Diyos. Amen po ba? Pero ano nangyari? May pagkakataon pala na darating po ito sa sino man po sa atin dahil meron tayong sariling pagpapasya. Lagi pong may tatalikod at meron din pong mananatili at magpapatuloy. 1 Timothy 1:6, may ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pagtatalo. May ilang tumalikod. Sa 2 Timothy 4:10, iniwan na ako ni Demas. Tumalikod po dahil sa pagkahumaling niya sa mga bagay na pansanlibutan. So pinaalam ko lang sa inyo, mga kapatid, na meron at meron pong tatalikod at meron pong mananatili. Dagdagan pa natin sa Peter, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Nakita po niyo yung danger? Ang kalagayan nila ay magiging mas masahol kaysa sa dati. Mas mabuti pa na hindi daw nila natutunan ang daang matuwid kaysa matapos matutunan ang banal na kutusang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka
ay muling kinakain ang iniluwa na. At ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lobloban. Doon po ikinumpara yung mga tao na matapos na maliwanagan at makakilala sa Panginoon ay nagawa po nilang tumalikot. Ang tinalikuran po nila ni kahit minsan sa lahat ng pagkukulang nila at kasalanang nagawa, hindi sila nagawang talikuran. Hindi po yun fair. Amen? O, ito pa. Hebrew. Sapagkat paano pang mapagsisisi at mapapanumbalik ang mga tumalikot? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik. Sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Can you imagine? Minsan mo nang ginawa at ikaw ang dahilan kaya siya napako sa cross. Ngayon binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makalaya mula doon. Pero eto na naman po tayo. Muli na naman po nating ipinapako ang Panginoon at ibinibilad sa kahihiyan kapag ka po tayo ay tumalikot. Lalo na po doon sa mga tao na nakaalam at nakakilala sa iyo. Na minsan sa buhay mo ay nagpasya ka na sumunod at maglingkod sa Diyos. Alam nila yon. Nakita nila yon. Narinig nila yung mga bagay na sinasabi mo noon. At tapos ini-encourage mo sila, hindi ka pinapansin. Nasasaktan ka. Tapos bandang huli, malaman nila, tumalikod ka na. Ano sa palagay nyo? Ang pwedeng sabihin nila, hindi lang sa'yo, kundi sa Diyos na pinaglingkuran mo. Ibig sabihin, kaya ka tumalikod sa Panginoon dahil walang naibigay na maganda sa'yo ang Diyos na sinundan mo. Wala siyang buti na nagawa at ipinakita sa iyo. Sapagkat ang paraan lang na tumalikod ka sa isang tao o sa isang Diyos dahil nasaktan ka sa ginawa niya. Dahil meron siyang ginawa na hindi mo matanggap at iyon ang nagsanhi sa iyo para talikuran siya. Pero magsabi ka sa akin ngayon, kung ganyan ang klase ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kung hindi po iyon ang klase ng Diyos, then wala po tayong dapat dahilan na dumating po tayo sa punto na siya'y ating tatalikuran. Hindi kanya tinalikuran kahit kailan. Therefore, sana wag naman dumating sa iyo na talikuran mo siya. Amen? Sapagkat kung bakit po ayaw ng Diyos na dumating po tayo sa punto na yon, dahil alam niya mismo sa sarili niya at siya mismo ang nagsasalita, napakabigat ng pwedeng danasin ng isang tao na nakakilala sa Diyos at pagkatapos ay tumalikod. Here is the word. Kung sila'y tumalikod, matapos, malasap, ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang, binasa na po natin yung right? O ito po yung binabanggit ko. Parurusahan ka
ng sarili mong ipapahama ka ng iyong pagtataksil. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang na iyong Diyos at mawala ng takot sa Kanya. Ako ang may pahayag nito, ang Diyos na makapangyarihan. Siya mismo ang nagsasalita, wag na hindi mo alam kung ano ang pwedeng maging dulot nito sa iyo. Kaya nga, babalikan ko, sana hindi mo na lang ako nakilala. Sana hindi ka na lang nagpasya na sumunod sa akin. Sana hindi na humantong na naglingkod ka sa akin. At pagkatapos ng lahat ng iyon, bigla mo akong tatalikuran. So merong pong tatalikod, may magpapatuloy. Tingnan natin si Paul. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipapaunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Ngayon, nakita po ninyo, ulitin ko, may tatalikod, may magpapatuloy. Hindi po natin sila pwedeng pigilan sa mga pagpapasya na gagawin po nila. Ang tungkulin po natin ngayon ay hilingin natin sa Diyos na huwag po sanang dumating sa kanila o mangyari na tumalikod po sila. At lalong hindi rin po dapat ito mangyari sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? And here is my conclusion sa inyo. Tandaan po natin ito. Lahat ng desisyon at pagpipili ay nasa atin. Sabi nga ng salita ng Lord, ikaw ang mamimili, ikaw ang magpapasya. Buhay po natin ito. Kung ano yon, alam mo na makakabuti, dahil yon ang piliin mo. Buhay o kamatayan. Sumpa o pagpapala. It's your choice. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Wala po tayong pwedeng gamiting excuse pagharap po natin sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, you don't give me a choice. Di mo man lang ako binigyan ng pagkakataong mamili. No. Inilalatag po itong lahat sa atin ng Diyos. Ikaw ang magpapasya. Ikaw ang magdedesisyon. Sige po, taas po natin ang ating dalawang kamay. Meron po kayong kalayaan na purihin ng Diyos. Meron kayong kalayaan na magpasalamat sa Diyos. Napakaraming tao sa digdig na ito. Pero isa ka sa pinili ng Panginoon at binigyan ng pagkakataon na makilala siya. Huwag niyong sayangin yung pagkakataong yan. Siguraduhin mo na tama yung gagawin mong pagpapasya at pagpili. Sa pagkatoras na tayo ay magkamali, nasa huli ang pagsisisi. Pero kung tama ang iyong pagpapasya, magpapasalamat ka sapagkat alam mo kung ano ang kakahinatnan o bunga ng tama mong naging desisyon. Dakilang Ama, salamat sapagkat binibigyan mo kami ng kaunawaan pagdating sa mga bagay na ito. Di mo kami hinahayaang manatiling mangmang na wala pong alam patungkol sa mga plano mo maging sa mga salita po ninyo. Malinaw na ipinaabot mo sa amin, nasa amin ang pagtugon, nasa amin ang desisyon, nasa amin ang pagpili, na sa amin ang pagpapasya.
O Banal na Espiritu, gabayan mo po kami na huwag kaming magkamali sa buhay na ito. Sa naging desisyon namin na pagsunod sa iyo, sa bagay na ginagawa namin na paglilingkod sa inyo, hindi man namin naunawaan ng mas malinaw, pero kayong nagsabi na parang kaming nakatingin sa malabong salamin, pero darating ang araw, ito'y magliliwanag at makikita po namin ito ng malinaw. Dakilang Diyos, walang naglingkod sa iyo na nabigo. Walang sumunod sa iyo, Panginoon, na napahamak. Walang nagmahal sa iyo na hindi rin tumanggap ng pagmamahal mula sa inyo. Lord, dalangin namin sama-sama na magkakapatid, huwag nawa dumating sa amin na kami ay makapagpasya na talikuran kayo. Ayaw po namin na dumating kami sa ganitong estado. Gusto namin makasama kayo, Panginoon. Gusto namin makapasok po kami sa kaharian po ninyo. At higit sa lahat, Lord God, Lord, kami yung mananampalataya at hindi po kami yung nangungutya. Salamat po sa iluhan mo, O Banal na Espiritu, ang mensaheng ito sa puso ng bawat isa sa amin. At ngayon po, malinaw sa aming kaisipan na tama ang aming gagawin. Sapagkat sinabi mo sa amin, pinahayag mo sa amin, at ngayon po, ito ang lalakaran namin. We honor you, Jesus. We bless you. We thank you, O Lord. Ito po aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Diyos.